day, everyone. This is Teacher Justin, and welcome to another EdTech video tutorial. On today's video, I'm going to show you how to grade your students' assignment in Microsoft Teams. Hindi nyo pa napapanood kung paano mag-assign at mag-create ng quiz sa Microsoft Teams, please check my previous video on how to create or assign assignment and quiz dun sa Microsoft Teams. Before we proceed to our video tutorial, please click the subscribe button and the notification bell icon in order for you to be updated whenever I uploaded new content. Now, on to our video. Welcome back. So, ayan. So, give you a little background. So, last week, binigyan ko ng assignment yung aking mga students. So, naging dalawang quiz, dalawang formative assessment. Tapos, meron din tayong binigay na performance task to submit. Okay? So, may mga nag-submit na, so let's check. And let's see how to evaluate or check their performance. Ayan. So, first thing that we need to do is to go to our Microsoft Teams. Last time, ayan, check natin yung assignment. So ito yung summary ng binigay ko last time. And dito makikita natin kung ilan na yung nagpasa or nagsagot. Ito, for practice exercise for polygon or non-polygon. Ayan, meron tayong 9 out of 12 students ang nag-submit. Meron naman sa practice exercise ng introduction to geometry, meron tayong 5 out of 12. And dun sa mga performance tasks, meron tayong 5 out of 12. First, tignan muna natin yung mga nagsagot ng practice exercise. So, paano natin malalaman or paano natin makikita yung mga grades nila? So, click natin to, practice exercise. Ayan. So, i-blur ko na lang yung mga pangalan nila for safety and security reasons. Okay. So, dito, makikita natin na may mga nagpasa na or mga nagsagot na ng ating performance task. Ng ating practice exercise. So, sila to. Ayan. So, makikita natin yung status nila. Okay? Ayan. Status nila. Pwede nating i-arrange siya sa mga nagpasa muna at mga di pa nagpapasa. What are you going to do? Siyempre, you're going to tell them or remind them, message nyo, gamitin nyo yung chat, etong chat na to, to tell them na let me remind you that you need to answer this formative assessment, ganyan, ganyan. Okay, dito sa side na to, this is over 10, ito yung scores nila. So, karamihan nakakuha ng passing mark na 9 and 10. Okay, so, very good. Now, if you want to review, kung gusto nyong ma-review yung sagot nila at makita kung paano sila sumagot, you can click the turned in. Click natin yung turned in, tapos lalabas na yung forms na sinagutan nila. To review, ayan, their answer. So, ito yung pangalan nila, hindi ko na lang ipapakita, ayan. Ito yung time to complete. It took her 1 minute and 4 seconds. Ito yung scores niya. We can also give her feedback about her performance. Tapos, makikita natin yung mga sagot nila. Ay, yung sagot niya. And kung saan siya nagkamali, if ever. Ayan. So, okay. Now, we can also move to the next one to review their scores, their answers. Pwede natin i-click to. Review. Ayan. Okay. Now, if we're done with checking, we can now proceed to the next one. So, ayan. So, pag nagbigay kayo ng quiz assessment sa mga students, padali nyo nang i-check, i-review yung mga sagot nila, at automatic may mga scores na. Okay. Next naman nating checkan is yung performance task. So, dito sa performance task, click natin. Okay, makikita din natin kung sino yung mga students na nagpasa na, nakakita na ng performance task, at yung hindi pa nag-review or hindi pa nagpapasa. Siyempre, hindi lang kayo basta-basta nagbibigay ng grades. Kailangan nating i-double check and dapat base siya sa rubrics na sinet natin for our student. So, let's try to to grade one of the performance task na pinasa sa atin. So, puntahan natin tong isang performance task na to. Ito yung gawa niya. Naglo-load. Okay, ito yung gawa niya. So, this is the work of one of my student na sinubmit. So, yung kanyang napili is yung symbol na pi. So, to grade this, di ba may basehan tayo na rubric or meron tayong rubric na pinagbabasihan ng scores niya.
So we can just click the rubrics that we created on my last video. So click natin yung rubric. So dito makikita natin yung tatlong rubrics natin. First, yung creativity. So we can identify what grade can we give. For me, it's just good. So let's click good. So 4 lang. So pag in-click natin yung 4, automatic or yung good, 4 points, ayan, nadadagdagan yung total points niya. Iba-iba yung weight ng ating criteria. So, huwag kayong magulat na bakit 5 yung lumabas. Okay, so click natin yung 4. Ayan. Next, punta tayo sa classification naman. So, sa classification of real numbers, ayan. So, na-classify naman niya ng tama. So, I think I'm going to give this student a 5. Ayan. Excellent. So, tumaas siya. Naging 17 over 30. So, click natin yung next, organization. Sa organization naman, we're going to see the description. Okay, medyo interesting naman yung kanyang work. So, we're going to give this a 4. Ayan. So, sige, 4. Okay, so ayan yung total scores, total score niya. So, ayan. Okay, pwede rin naman natin siyang baguhin na gawing excellent or fair. So, nag-iiba yung score niya. Tapos, if we want to give our feedback, pwede tayo mag-type dito sa baba, feedback. Okay? Ayan. So, kayo na bahala. Tapos, click nyo yung done, may grade na si student. Okay, it is 26 over 30. Tapos, we can go to the next one. Ayan, we can go to the next one. Okay. So, ganun lang. Na-grade nyo na yung student nyo. Automatic, marireceive nila yung scores nila. Okay, so after grading all of their works, okay, punta na tayo sa grades. Dito sa grades, makikita natin, ito yung isang format ni Microsoft Teams na parang class record. So, meron tayong performance task. Ito yung performance task na to. Okay, ito yung scores nila. Yung status na nangyari. Kung di man nila, kung di pa sila nagsasubmit, na-view na ba nila yung work, yung instruction. Okay, kung hindi pa, remind them. Okay, practice exercise. Ito yung standings nila. Ito yung scores nila. Sa isa pang practice exercise, madadagdagan at madadagdagan lang yan once na nag-a-add kayo ng assignment sa inyong students. And they will be aware of their standings and performance sa classroom. So, ganon, makikita nyo at mamamonitor nyo. And also, your students can monitor them. Yung view ng students, pangalan lang niya and yung scores niya. So, next step natin will be pwede natin siyang i-export. Pwede natin i-convert to yung scores nila to Excel file. So, kung anxious kayo na baka ma-delete or mawala yan one day, baka mamaya hindi ko makopya yung scores. So, you can just simply download this, yung scores nila, via Excel file. Yan, natutunan nyo na kung paano mag-grade at ma-check yung mga scores ng students nyo sa Microsoft Teams. So, you can be updated and nakikita nyo yung progress ng mga students ninyo. So, as a teacher, I recommend you posting or giving the assignments at Microsoft Teams. Utilize Microsoft Teams kung yun yung platform nyo. If you like this video, give it thumbs up. If you have comments, questions, recommendations, suggestions, comment down below. Share this video and don't forget to subscribe to Teacher Justin. Ayan. And also, please follow me sa TikTok kasi nagbibigay din ako ng mga math tips and tricks or math content sa aking TikTok. And that's it for today. I'm Teacher Justin. Goodbye, God bless, and stay safe. I'll see you on my next video. Peace! Within the day. Globe, ano na? Ano na, globe?